Hello guys! Welcome back to my channel! Ang vlog ko ngayon ay kakaiba dahil for the first time in my life ay itry kong magpaalaga ng biik para naman kahit paano ay makatulong sa kapwa at para magkaroon din ng kita. Siyempre! Iyon na nga! Ngayon ay araw ng Sabado, May 18, 2024, araw na pag-pick up sa mga biik. Bale, 10 sila, 4 na babae at 6 na lalaki. At bumiyahe pang mga yan. So, mga siguro mga 30 minutes from the piggery house to our house. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano pumili ng magandang biik. Ang pagpili ng malusog na biik ay mahalaga para sa tagumpay ng iyong piggery farm. Ang mga malulusog na biik ay magkakaroon ng mas magandang pagkakataon na lumaki bilang produktibo at kumikitang mga hayop. Narito ang ilang mga tip upang matulungan kang pumili ng magandang biik. Number 1, pinagmulan. Bumili ng mga biik mula sa mga mapagkakatiwalaan at mapagkakatiwalaang mapagkukunan tulad ng mga itinatag na breeding farm o mga supplier na may track record sa paggawa ng malulusog na hayop. Iwasan ang pagbili ng mga biik mula sa hindi kilalang mga mapagkukunan. Pangalawa, visual assessment. Kapag sinusuri ang mga biik, hanapin ang mga palatandaan ng mabuting kalusugan. Dapat silang magkaroon ng malinis at tuyong balat, malinaw na mga mata, at makintab na balat. Iwasan ang mga biik na mukhang matamlay, may discharge mula sa mata o ilong, o nagpapakita ng hirap sa paghinga. Number 3, alerto at aktibidad. Pumili ng mga biik na alerto, mausisa at aktibo. Ang malulusog na biik ay dapat na gumagalaw, naggalugad sa kanilang kapaligiran at nakikipag-ugnayan sa ibang mga biik. Number 4, kalagayan ng katawan. Suriin ang kalagayan ng katawan ng mga biik. Dapat silang magkaroon ng isang proportional na sukat ng katawan, mahusay na nabuo sa istruktura ng katawan at isang naaangkop na timbang para sa kanilang edad. Number 5, pagkakapareho. Pumili ng mga biik na medyo pare-pareho ang laki at hitsura. Iwasan ang labis na laki dahil maaaring magpahiwatig ito ng mga isyu sa kalusugan o hindi magandang pamamahala. Number 6, kondisyon ng pusod. Suriin ang bahagi ng pusod para sa mga palatandaan ng impeksyon o pamamaga. Ang malinis at tuyo na pusod ay nagpapahiwatig ng wastong pangangalaga sa panahon at pagkatapos ng kapanganakan. Number 7, mga tenga at buntot. Maghanap ng mga palatandaan ng pagkagat ng buntot o paggagat ng tainga na maaaring magpahiwatig ng stress o siksikan. Ang mga buntot at tainga ng biik ay dapat na buo at walang mga sugat. Number 8, pagbabakuna at mga record ng kalusugan. Humiling ng mga record ng kalusugan at mga kasaysayan ng pagbabakuna para sa mga biik na iyong isinasaalang-alang. Ang impormasyang ito ay maaaring magbigay sa iyo ng mga insight sa kalagayan ng kalusugan at mga hakbang sa pag-iwas sa sakit na ipinatupad. Number 9, sosyal na pag-uugali. Pagmasdan kung paano nakikipag-ugnayan ng mga biik sa isa't isa. Ang mga malulusog na biik ay dapat makisalamuha at hindi labis na agresibo o labis na sunod-sunuran. Number 10, paghihiwalay at pagkuwarentina.
Kapag nagdadala ng mga bagong biik sa iyong piggery farm, isaalang-alang ang pagbubukod at pag-quarantine sa kanila sa loob ng isang panahon bago sila ipakilala sa pangunahing kawan. Nakakatulong ito na maiwasan ang posibleng pagkalat ng mga sakit. Number 11. Kumonsulta sa veterinaryo. Kung maaari, magpatulong sa iyo ang isang veterinaryo o eksperto sa kalusugan ng hayop sa pagpili ng mga biik. Maaari silang magsagawa ng mas masusing pagsusuri sa kalusugan at magbigay ng mahalagang payo. Number 12. Iwasan ang pagmamadali. Iwasan ang pagbili ng mga biik sa ilalim ng presyon ng pagmamadali. Maglaan ng oras upang obserbahan at suriin ang mga biik bago gumawa ng desisyon. Next, number 13. Genetics. Isaalang-alang ang genetic background ng mga biik. Ang pag-aanak para sa mga kanais-nais na katangian ay maaaring mag-ambag sa pangkalahatang produktibidad at kakayahang kumita ng iyong alagang baboy. Number 14. Transportasyon. Kung ang mga biik ay kailangang dalhin sa iyong saksakahan, tiyakin na ang mga kondisyon ng transportasyon ay pinakamainam upang maiwasan ang stress at mga isyo sa kalusugan habang bumibiyahe. Tandaan na kahit na may maingat na pagpili, palaging may antas ng panganib na kasangkot. Ang regular na pagsusubaybay, wastong nutrisyon, pagbabakuna at mga hakbang sa pag-iwas sa sakit ay mahalaga upang mapanatili ang kalusugan at kagalingan ng mga biik sa iyong piggery farm. Maganda pa yata, wala pa. Ay, pwede ba lagyan ng walo? Ay, maya tayo dapat. Duras at onsen yan o. Kaldaw na mula dyan o. Nakurang 3%. Rauh deh.
Ay, 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 ay.